Aming binisita si Kuya Aiming po, mga kabayan. Hindi ko na nakita yung kamatis. Ano kaya nangyari sa kamatis natin, mga kabayan? Siguro hindi talaga umubra nung umulan ng malakas na halos 2 linggo at bumagyo, mga kabayan, no? Hindi siguro umubra. Yung talong nung nakaraan may mga bunga at lumaki na. Siyempre, hindi naman po pwedeng hindi pipitasin ni Kuya Oming, no, dahil nagbisi-bisihan tayo ang buong team at hindi na bisita, kaya hindi na nakapag-antay si Kuya Oming. Ginulay na lang niya yung mga talong kaysa masira. Kaya sa umagang ito, mga kabayan, may dala-dala tayong pagkain ni Kuya Oming. Siyempre, madam, may bigas. Yes, ulam, may bigas. Mga sabon, bar at powder, shampoo, yan. At saka dilata at kape. At may tinapay pa. Yes, dahil sa ating pagmamahal. Salamat po from Ate Daisy. Thank you so much po. Good morning, Kuya. Sa walang sawang pagmamahal dito kay Kuya Oming. Hello, good morning, Kuya Oming. Mukhang nagbisi-bisihan din si Kuya Oming. Kasi madalas dito ay wala si Kuya Oming, kaya ganito po. Malalaman po namin, mga kabayan, at mahalata natin, maraming dahon na nagkalaglagan or hindi nawalis na ni Kuya Oming. Ibig sabihin, busy din si Kuya Oming, no? Kasi nga hindi rin siya napipirme dito sa bahay. Kasi nga, sabi ko nga, merong nakakilala sa kanya na inuupahan din siya maglinis ng bakuran. Kaya pag naglinis siya ng ibang bakuran, yung bakuran niya ay hindi malilinis. Kaya ito, maraming dahon na nagkalaglagan na nandito pa sa loob, pati sa palibot. So, ibig sabihin, business Kuya Oming, hindi siya nakapagwalis araw-araw dito sa kanyang bakuran. Kumusta, Kuya Oming? Ha? Halipo kayo. Ang taba ng alugbati nyo. Ay, Kuya Oming, ano pong nangyari sa kamatis natin? Bakit? Gagamitin nila? Mag-widening? Oo, mag-widening sila. Eh, wala pa naman. Hindi naman tatagal din po yun. Mamamatay din yun. Eh, matagal pa naman yung widening. Wala pa naman, di pa naman inumpisahan. Yung mga bunga ng talong, napitas niyo. Ha? Kinain niyo po yung iba. Ginulay nyo? O inihaw? Ha? Hindi pa lang yan. Ah, kinain ng ibon. Bakit hindi nyo pinitas at ginulay or niluto? Ha? Pati itong ulugbati, o, pwede na rin yan. Hindi naman pwedeng pahabain ng pahabain. Siyempre papayat. Kailangan gupitin siya para uus mong magkaroon ng tangkay ulit, no, para yayabong. Okay, sige, halika kayo, Kuya Oming. Tulungan niyo po si Makoy magluto. Dali, pagluto kayo ni panganay niyong anak, ay pangalawa niyong anak pala. Dahil na-miss po kayo, umiiyak at tinahanap kayo, na-miss daw niya yung kanyang papa. Kaya nandito po kami muli. So ayan, tamang-tama po, mga kabayan, wala pang inihandang pananghalian si Kuya Oming. So magbanding po muna ang mag-ama. Magluluto po sila, mga kabayan. Ayan po yung pinakabanding nila. Ayan, o, nakasmile si Kuya Oming, o. Anong ulam? Tulingan. Tulingan, anong gagawin? Lutuin tapos lagyan ng gulay. Ayun, masarap yan. Basa masarap yan. So ayan po, Ate Des,
no, bumili ng tulingan si Makoy, no, prituhin daw and then lagyan ng sabaw. Hindi na ako pumasok dito na ako kasi para hindi sisikip dyan. Bahala mo na silang dalawa dyan. Ay, pakikuha na lang po yung ano, yung bumili na rin po tayo ng kahoy. Kasi alam natin na basa yung kahoy dito. Nagbit-bit na rin uling. Po kami mga kabayan ng kahoy at uling. Although may kahoy dito mga kabayan, kailan siyempre. Alam naman natin yung init, tingnan nyo po mga kabay, hindi nga makalabas-labas, no, hanggang dungaw-dungaw lang po yung araw. Kaya bumili muna kami ng kahoy. Kasi ayan po mga kabay, nasa harap, no? Ayan po, yung nasa harap po mga kabayan ay panggatong na po yan. Kasi tinanggal na niya yan, nagpalit na siya, no? So gagawin na po yan ng panggatong. Basa po kasi, kaya mahirap ang... panggato ngayon. So ayan, dumating na rin po yung panganay ni Kuya Oming mga kabayan. So tulong-tulong, masaya si Kuya Oming ngayon kasi nandito yung kanyang mga anak. So it's about time, no, bonding time sa pamilya. So kompleto na po sa mga kabayan, nahanap na rin, no, yung isa natagpuan namin sa Mindanao. Yung isa naman sa galing yan sa Cotabato, Mindanao pa rin, part pa rin po ng Mindanao. Buti na lang natanggap nila yung mga telegrama kaya nakapag-reply na sundo namin. Kaya po pala nawala sila mga kabayan kasi sila yung escort ni Alice Gu. Uy. Ayan, si Kuya Oming nagpaparingas na. Nagkataon din mga kabayan, no? Talagang marunong ang Panginoon. Magkakamukha din silang tatlo mga kabayan, eh. Hindi magkakalayo. Yung tindig, yung kulay, yung ilong, yung shape ng mukha. Ang naghawak ng kamera, yung nanay. Diba? Eh, huwag na kayo magdamay. Kasi patay na yung asawa. Patay na yung asawa ni Kuya Oming. Kuya Oming, sino pong panganay silang dalawa? Ito o yan? Ang panganay po, ito? Kuya Oming, oh. Try nyo nga. Uy, sino po? sino po, Kuya Oming? Turo nyo po. Nagpawisan tuloy si Kuya Oming ng malagkit. Para tuloy nagtitinda na si Kuya Oming dito ng ano, ng ukay-ukay. Kasi siyempre, tag-ulan, saan siya magsampay? You know? Kundi dyan na rin sa gilid ng bahay niya. Kaya maraming sinampay dyan. Oh, kahit pa paano ay matuyo. Sige. So ayan, kanin po muna ang isa lang natin. Tapos yung sa kabila doon na magprito ng isda. Masarap yan, tulingan, kailang bawal sa akin. Masarap din po yan, ipaksiw. Diyan ako muntik na matay sa tulingan. Ang itim, ang buong katawan ko, pati kuko, pati balahibo. Walang naiwan. Diyos ko, kala ko hindi na ako mabuhay. Hindi ako makahinga. May sabon panlaban na po kayo dito, ha. Powder shampoo. Lasa natin yung pinggan ni Kuya Oming kasi na-stuck na dito. Medyo marumi na po. Sabon na natin. So kailangan kasi liitan mga kabayan kasi siyempre maliit yung ano, yung kalan. Kalan pang kahoy, kalan pang uling yung nandiyan. So ayan, naglinis muna si Makoy para pagprituhan ng ano, hinugasan muna yung kanyang kawali.
Kung hindi ako nagkaroon ng allergy dyan sa tulingan, mga kabayan, yan ang paborito kong isda, prituhin, sarap. Sausaw mo sa maanghang. Ang sarap po, mga kabayan. Malaman po kasi. Hindi magkalayo yung noo nyo ni ano ah, hindi magkalayo ang noo nyo ni Kuya Uming ah, saka noo ni ano ni Jacoy at saka noo ni Kuya Uming, pare-parehas. Talagang mag-amang ito. No, Kuya Uming. Kuya Uming, hindi pa kayo magkalayo ng noo oh. Pakilagay po. So may nagtanong po pala, mga kabayan, kung bakit si Makoy ay madalas nakikita sa kamera tapos si Jacoy hindi masyadong nahagip sa kamera, kasi po syempre si Jacoy mostly siya po ang naghahawak sa kamera, no, tapos si Makoy naman po ay nag-a-assist sa akin, kaya hindi madalas nakikita si Jacoy, 'di ba? Nagpapalitan naman po sa mga kabayan, ibig sabihin pag merong nawala sa kanilang dalawa o merong nawala sa kanilang isa, no, ay hawak, no, siya yung may hawak ng kamera. Yun po yung mga kabayan. Hindi pwedeng sabay sila makita sa kamera. Hindi tulad nito na ako yung humawak dahil meron silang ginagawa. Pwede yun. Pero usually po, mga kabayan, pag ako nandiyan sa harap ng kamera, no, isa sa kanila ang humahawak sa kamera, tapos yung isa ay nag-a-assist sa akin or sa cameraman or doon sa in-interview namin. Yun po yun. Hindi pwedeng sabay. Basta magkasama naman kami araw-araw, nandiyan lang sila sa gilid-gilid kung hindi mahagip sa kamera. So ayan, magprito na po tayo, mga kabayan. Merinda muna po kayo kung may Kuya Uming, oh. May tinapay at palaman po. Kaya muna po kayo, tinapay. So habang inaantay ni Kuya Uming, kasi parang wala pa tong almusal, pakainin muna natin ng masarap na pandesal with matching palaman. Buksan nyo po yung gitna. Dito ko lang po lagay yan. Ang sarap, na miss ko na niyan. Gusto ko rin bumili ng ganyan. Yung pang ano sa tinaay, sa kanin, pwede, pang fried. Pumadam mo, binili ko kanina. Wow! Diyos ko, ayan ang mga paborito kong ano, mga kabayan, yung iprito. Kasi nung high school life po, mga kabayan, yan ang iniiwan sa mga magulang namin. Bibili sila ng marami, no? Galing sila ng bundok, sila na ang pupunta sa bayan doon, kasi may bahay din kami sa bundok, may bahay sa bayan kung saan doon kami nag-aaral. Inahatiran kami ng ayuda every week, no, kapag hindi kami makakauwi. Iniiwan kami ng maraming isda. Naalala ko yung mga ganyan, tulingan, ang daming iprito nila. Pang isang linggo na po yun, tuyo, grocery, isda, no, ganyan, asin, lahat na kung ano yung kailangan namin. Oh. Tapos si Preto, ang sarap niyan, grabe malaman. Diyos ko, kailang ngayon, bakit ayaw niya sa akin? Sarap na sarap ko sa kanya pero ayaw niya sa akin. Kaya hindi ko na siya makain forever. Sarap yung madam, paksiw na gata, di ba? Paksiw na gata. Yes, natikman ko na rin yan, paksiw sa gata na maanghang. Ang sarap nga yan kasi malaman yan eh, malasa, malaman. Yung nga lang madugo, iyon ang bawal sa akin. Bawal talaga sa akin. Marami po yan. Eh yung isdang muntik nang kumitil sa buhay ko. Kain pa po kayo, Uming. Naglalaway na lang ako sa kanya. Tululaway ko sa kanya.
O bakit nag-iiyakan kay mag-ama dyan? Sa usok. Ah, akala ko nag-iiyakan kayong dalawa. Sa usok pala, pinaiyak yung mag-ama. Anong pakiramdam na nakita mo na ngayon yung papa mo? Masaya. Masaya? Ngayon kami ay sama sa atin. Ilang taon na kayo hindi nagkita? 10 taon na rin. O, pati yung mannerism mo nung pagyan-gayan, talagang uming-numing, talagang hindi mapagkailan na hindi kayo mag, ano? Junior yan eh. Junior pala. Si Uming din pala to. Gawag niya po kayo. Oo. Oh. No? Kaya pala, pati yung pamaywang, uming na uming ka talaga. Pati kumilos, magpunas ng pawis. Tinan mo, kaya uming. Pati yung pagpungay-pungay sa mata, talagang. Kaya uming, tabi nga po kayo dalawa dito. Halipo kayo dito, kuya uming. Dito kayo tayo. Halipo kayo dito. Matangkad. Yan. Tayo po kayo dyan, kayo aming. Tabi po kayo, tabi. Diba? Ang ulo, parehas. Yung isa, panot na yung isa. Umpisan na rin. Yung tayo, tingin po kayo dito sa akin, kayo aming. Pati yung tingin, yung tayo, talagang kuwang-kuha. Kaping-kapi talaga. Kaya hindi mo talaga mapagkailan na hindi sila mag-ama. Diba? Parehas talaga. Pati kulay ng short, hindi rin magkalayo, pare-parehas din. Dito na pakikita. Pati yung mga braso, kilay, parehas din, ang kapal ng kilay. Kuya Uming, di ba ang kapal din ng kilay ni Kuya Uming, di ba? Pati kay Junior niya, ang kapal-kapal din kilay. Dito na po kay Kuya Uming. Sige, upo na po kayo doon, Kuya Uming. Sir, nakita ko lang. Magpiprito na po tayo ng isda. Aray. Aray. Uy! Ang sarap magpapak ng isda. Sarap naman yan. Nanakit ka. Nanakit ka. Bali, ang gagawin po natin ngayon, madam. Ito kasi yung bunso ni Kuya Uming may halo naman, nasa nanay, hati kasi nakita sa akin yung picture ng asawa ni Kuya Uming. Yeah, may kahawig sa nanay, may kahawig sa tatay, kaya pag nandito kami, hindi na mimiss ni Kuya Uming yung mga anak niya at saka asawa niya kasi nakikita niya dito sa dalawang mga anak niya na bumibisita sa kanya. Yan, bali ipiprito po na muna natin to, madam, tapos tagyan natin ng gulay mamaya. Yan ang tamang prito, yung medyo toasted ng konti. Hindi siya toasted. Yung saktong-sakto lang talaga, well done na pagka-prito. Yan. Yummy. So yun po, prepare na po natin yung mga gulay para isahog mamaya sa ating piniritong isda. Fresh na fresh pa. Pag ganito yung tunog. Trades kami, walang vlog. Trades ba, madam? Trades dahil medyo masama yung pakiramdam ni madam. Ngayon medyo naka-recover na po, kaya kinumusta namin si Kuya Uming. Sana tuloy-tuloy nang gumaling si madam para makakyat ulit tayo sa bundok. Masama po kasi pakiramdam ko. Tapos bagyo, ulan, akit pa rin sa kabundukan. Nabinat, hala sige, tuloy-tuloy pa rin. Inom lang ng gamot, hala sige, tuloy-tuloy pa rin. Nadali sa katagalan. Kaya nagpapalakas. Kaya ako muna ngayon ang paghawak ng kamera. Sila muna ang kikilos kasi nakaupo lang naman ako ngayon, mga kabayan, habang nagkakameras kanila. Kaya
sira ang ano. Okay, pakihipan yung ano ko yan. No problem. Salamat muli kay Ate Des. Ayan, dahil mabubusog na naman po si Kuya Oming. Kaya ayusin nyo guys sa pagluto dyan. Kailangan masarap para lalong ganahan si Kuya Oming kumain. Salamat Ate Des sa pagkain, sa budget dito kay Kuya Oming at pati na rin sa panggas namin. Salamat po Ate Des. Love, love, love ya always. Nakulay ang buhay sa gulay. Nakalimutan ko po bumili ng sibuyas dahon. Kaya mismong sibuyas na lang ang ating gagamitin. So ayan po mga bayan, sinalang na rin natin yung ating tubig para panggulay. Ayan. So ito nga po mga kabayan, sinabi ko ni Kuya Oming na ilabas niya, no, hakutin niya yung mga naka tampok dyan ng mga basura o dahong laya ng mga mangga o iba pa, kasi baka magkus ng sunog, no, may karton pa naman dyan mga kabayan, delikado. Halimbawa, aalis sa umaga, magkape siya, no, makalimutan niya na mayroon palang apoy dyan sa kalan, humangin ng malakas, tinangay ng hangin yung maliit na bagat na punta dyan, kundi wala. Naperanggot na nga yung bahay natin, masusunog pa, kaya tanggalin natin, patanggal natin dyan. Kuya Oming, dito ko po lagay mga sabon yun po ha, para hindi mawala-wala. Mga shampoo po nandito na. At powder. Ano nangyari sa'yo kaya? Tansikan. Tansikan ka ng mantika. Huwag ka kasing dumungaw dyan. Yan, para matanggal natin ang mga dahon dyan. Oh, natasika na si Jacoy gumanti. Hindi naman siya bangus para gumanti. Marami-rami na rin po yan mga kabayan. Siguro matagal-tagal na talaga yan naka-imbak dyan. Yehe, almost done na yung ating gulay. O, tamang-tama. Pagkatapos ni Kuya Oming dyan, no? Tapos na rin tayo magluto. At makakain na siya. Makahigop naman ng masarap na mainit-init na sabaw.
So ayan po mga kabayan, oh, 'di ba malinis na at saka walang delikado. Oh. Okay. Second to the last part para done na 'yung ating gulay. Wow, may sili pa. Ang sarap. Daming delikados. Daming sahog. Ang sarap, sarap. So yun po mga kababayan, luto na po yung ating gulay, no, na may pritong isda. Siyempre, kakain na po si Kuya Omi. Dito na kakain si Kuya Omi kasi mas presko dyan. Yan, isiserve na natin yung gulay na niluro natin. Yam na yam. Ulalam. Sana yung ano, buntot. Yan. Diba? So, namihan mo ng sabaw dahil alam mo naman si Kuya Oming mahilig sa sabaw. Oh, siyempre, maraming gulay para healthy. Ano po ang ating nilutong gulay para kay Kuya Oming? Yum, yum, yum. Ayan, Kuya Oming, kain na po kayo habang mainit pa yung sabaw. Yan. Lagyan mo ng sabaw yung ano ni Kuya para hindi mabawasan yung sabaw sa mangkok. Yung kanin niya. Ano po? Para iba yung pangsabaw niya sa kanin, iba yung panghigop. Kasi yan siya eh, ganyan siya eh. Oh. Yan. Oh. Sarap po yan, Kuya. Isa yan sa paborito ko noong kainin, pritong ano. Tulingan. Ito yung moment po mga kabayan after mong magluto, no, kahit mahirap magluto dyan dahil ang gamit mo minsan uling, paypay ka ng paypay, kahoy, paypay ka ng paypay, lalo na last time na talagang ang hirap tapos putik pa dyan, pero ito yung moment na tapos ka na magluto tapos pakainin mo. Tapos yung kumain, ang sarap kumain. Naku po mga kabayan, ang sarap sa pakiramdam, no? Na sarap na sarap kumain yung taong nilutuan mo, yung taong pakainin mo. Baliwala yung pagod. Sarap tingnan. Dahil lahat ng niluluto mo ay talagang ma-appreciate niya. Talagang kakain talaga siya. Kaya ayan po Ate Des. Sarap na naman kumain ni Kuya Oming. At sa lahat na naging sponsor ni ano, ni Kuya Oming. Thank you so much. Kaya Oming, kanin pa po. Lapit po kayo. Mukhang nasarapan si Kuya Oming sa aking niloto. Yan, sabaw pa more.
Okay. Ayan, Tita Des, maraming salamat po na bisita namin muli si Kuya Oming, no? Kahit medyo kaka-recover lang po ni Madam Lori. And ito yung unang destination namin ngayong araw. Kahit wala si Madam, minsan dinadaanan namin si Kuya Oming. Hatid ng bigyan ng 200, 100, tinapay mga kape. Ganun po kung ano, lagi naman namin siyang pinupuntahan. Di ba kay Oming? Oh. Kung hindi ako nakasalubong ni Kuya Oming, si Kuya Jacko yung nakasalubong niya. Iba din yung bigay niya. Nakailang araw? Hmm. Binalik, nakita ko siya doon. Nakailang araw po na, ano, na binabalik-balikan namin si Kuya Oming. Lalo na yung mga nakaraan dahil maulan po. Kaya lagi namin binibisita. Okay? Nabili na natin sabon. Bumili na po kami ng sabon. Nandilata. May bigas na rin po dyan. May ulam na rin. Bahala na si Kuya Oming kung anong bibili niya. Basta iwasan po yung sigarilyo, ha. Makailang stick po kayo sa isang araw. 5. Kindi-kindi lang po muna pag ano, ha. Thank you for watching. Don't forget to like, share, and subscribe.